So, kamusta kayo mga pre? Alam naman natin na lahat ng bagay ay may katapusan o yung kahit buhay ng tao na minsan ay mahirap malaman kung kailan mangyayari at hindi mo pwedeng iwasan. Halos lahat ng tao ay mapupunta sa ganitong senaryo. Minsan pa nga ay parang final destination. May mga ganitong insidente pa nga sa loob ng basketball court na hindi inaasahan. Pero paano kung ang bagay na ito ay muntik mo nang ma-experience na hindi mo sinasadya pero may pagkakataon na nalusutan mo ito? Para sa video na to ay balikan natin ang mga NBA players na muntik nang malagay sa panganib ang buhay pero nalusutan nila ito at naging matinding experience para sa kanila. Ang mga information na ito ay based sa ESPN at sa iba pa mga articles online. So iisa-isahin natin dito yan mga pre. Si Grant Hill ang isa sa pinakamalaking what if sa NBA history. Katulad ni Derrick Rose ay maganda sana ang future niya sa liga. Kaso lang, isa din siya sa may pinakamaraming injuries na hindi niya naabot ang full potential niya para maging isang best player sa NBA. Ang isa na siguro sa muntik ng kumuha sa buhay ni Grant Hill ay noong 2003 na ma-diagnose siya na may staph infection na isang bacteria na makikita sa balat na pwedeng pasukin ang mga vital parts ng katawan gaya ng daloy ng dugo, baga, pati na rin ang puso. Kaya pwedeng maging mapanganib ito sa tao magkakaroon nito. Na ma-diagnose si Grant Hill ay muntik na nga matapos ang kanyang NBA career kasi kinailangan niya ng 6 na buwan para magpagaling at uminom ng mga antibiotics para lang siya makabalik sa NBA. Si Damian Lillard ay nagawa natin ang backstory. May isang bagay ako na hindi sinama sa kwento na yon. Ito ay nung bata pa siya at nakatira siya sa Oakland, sa part na puno ng krimen. Nang 2008, habang nag-iintay ng bus si Lillard matapos ang kanyang practice sa kanyang basketball team, siya nga ay na-hold up at inatake ng tatlong gang member. Noon ay hindi natakot si Dame at sinubukan pang lumaban hanggang isa sa mga hold upper ay naglabas ng barel at itinutok sa ulo nito. Swerte na lang noon si Lillard at hindi naputok ang barel na yon. Ginawan pa nga ni Lillard ng kanta nito sa kanyang rap album na Letter O na reference sa pangyayari na yon. Si Jay Williams naman ang number 2 pick dati ng Bulls noong 2002 NBA draft na isa na ngayon sa mga draft bust ng liga. May potential sana siya noon maging best player ng Bulls na nakakuha pa nga siya ng triple-double nung rookie pa siya kasama ito si Jamal Crawford. Noon nga ay sinasabi na sa pagitan siya ng talent ni Michael Jordan at Derrick Rose. Sabi ko nga dati sa video kay Monte Ellis na ang isa sa nilalagay sa kontrata ng mga NBA players ay hindi sila pinapayagan sumakay o gumamit ng motorcycle dahil sa pwede sila maaksidente. At ganito nga ang nangyari kay Jay Williams noong 2003. Nagmumotor siya ng walang helmet, wala ding Illinois driving license nang bumangga siya sa isang poste sa may Chicago at nagkaroon siya ng maraming injuries sa lower part ng kanyang katawan. Na dahil dito ay kinailangan niya mag-retire na maaga sa mismong rookie season niya. Ang masama pa doon mga pre dahil sa hindi niya nasunod ang kontrata sa Bulls kesa bayaran siya ng $3 million ay winave na lang ito ng walang bayad. Sinubukan niya ulit bumalik sa NBA noong 2006 sa New Jersey pero winave din siya agad nito bago magsimula pa lang ang season. Ang mga Dolphins naman mga pre ay pwedeng maging isang pinakamabait na marine creature pero pwede din maging aggressive. Ayon niya sa kwento noon ni Nick Young ay muntik na siya mamatay dahil sa mga Dolphins. Sa isang trip nila sa Mexico, noon kasi ay nasa isang water park si Nick Young at ang kanyang girlfriend. May isang event to na pwedeng sumakay sa mga Dolphins. Kaso lang, imbes na maging masaya ang nangyari, ay dinala nga pailalim itong si Nick Young na halos malunod. Ang ginawa niya noon ay umalis sa pagkakasakay at kinuha ang isang life vest na malapit sa kanya, na pinapaikutan pa rin siya ng dolphin na sinakyan niya. Si Lamar Odom naman ay nagkaroon ng drug overdose noong 2015 na makita siya sa isang motel na walang malay at nakomatos ng 2 araw sa ospital. Ang sinasabing naging dahilan dito mga pre, ang mga naging issue niya professionally at sa personal life ni Lamar. Naging medyo madrama kasi ang buhay ni Lamar buhat ng matrade siya papaalis sa Lakers tapos na maghiwalay siya ng kanyang asawa na si Khloe Kardashian. Na ngayon ay bumabango na ulit si Lamar. Naglalaro na ulit siya ng basketball at ang pinaka-recent nga ay sa Pilipinas at sa Big 3 League ni Ice Cube na kung saan naman ay naalis agad siya sa lineup. Siya din ang tinuturing na biktima ng Kardashian curse. Matapos maging part ng most dominant team si Chris Bosh mula 2010 hanggang 2014 ay hindi niya na naituloy matapos umalis sa Miami si LeBron James. Nagkaroon kasi ng mga health issue itong si Chris Bosh. Ang pinakamatindi nga dito ay ang blood clot na nakita sa katawan niya na unang na-diagnose na meron na sa baga nito. Matapos noon ay nakita pa ang ibang blood clot sa ibang part ng katawan niya na pwedeng maging critical sa buhay nito. Kaya nagdesisyon noon si Chris Bosh na mag-retire na sa basketball dahil sa mga komplikasyon na ito.
Ang pinakamatindi na talaga na parang pang final destination ay ang kay Nikola Vucevic. Way back 2006, habang nasa biyahe si Nikola at ang kanyang ama, ay nagkaroon ng problema ang train na sinasakyan nila at nag-crash. Sa train na yon ay may 250 na pasahero, 47 na katao ang namatay, 200 ang nasugatan, at 3 ang maswerteng walang nangyari. Dalawa dito ay si Nikola at ang kanyang ama. So mga pre, yan ang mga NBA players na muntik ng manganib ang buhay nila. So hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.